Yun mga potpot lovers, good morning. Yeah, welcome naman sa panibagong vlog natin, panibagong araw for today's video. Gagawa tayo ng bike. Yeah. Yun mga potpot lovers, yeah. Pero bago 'yan, mga kwentuhan natin 'yan, mga usap-usapan. Intro muna tayo na malupit. Go. I've been waiting for that. Katabi ko. May nibelo na candle na huligan. Palit siya ng crank saka handlebar stem. Ayan. Tapos inalayin ko na rin yung rotor kasi yung rotor niya masyadong malalim yung kain ng disc brake. Pati yung mga braso ng rotor nasasama sa kain ng brake. Kaya itinaas natin. Yan mga potpot lovers. Diba? Yung sa taas na yan. Kunin ko muna yung alin ko. Ito sinasabi ko. Mahirap siya pihitin kaysa rito. Ito, napakaluwag eh. Dito, di madadaan dito eh. Ayan. Di pwede rito. Di rin pwede rito. Paano kaya nila ginagawa to? Higpitan, i-align yung rotor. Kasi hindi naman pwede nang higpitan muna yung dalawa na yan para mailagay mo na yung caliper. Kailangan ihigpitan mo muna itong dalawa saka itong dalawa na to. Ngayon problema nga, hindi siya pa pwede. Sabingi eh. O, diba? Paano inihigpitan to? Hindi naman pwedeng ganun. Hindi naman siya pwedeng ganun. Dahil pumasok eh. Ito lang mga problema sa mga ganitong frame. Kadalasan na mga lumalabas ganito na ngayon eh. Lumalabas na frame. Puro ganito na. Nasa ilalim na yung ano. Eh, para sa akin lang naman. Ilayo naman nila yung ganito. Kasi minsan, ubus na to eh. Ubus na yung pintura nito kakapihit ng alin. Habang pihit ka ng pihit, ubus yung pintura ng taas na to. Diba? Kasi tumatama yung alin dyan eh. Marami na akong nagawa na ganito. Dito siya pinipihit sa taas. Pero ito hindi pwede. Paano kaya nila na aalin yung rotor nito? Sa mga nakakaalam dyan, mga putput lovers, comment na kayo sa baba. Siya pwede oh. Pero ang ginawa ko, estimate ko na lang na gumit na yung rotor. Okay naman. Ayos naman, wala naman sabit. Saka ayos naman yung clearance niya. Nakita nyo ba? Hindi makita eh. Pero okay naman, wala naman siyang sabit. Mahigpit na yan. Yun lang mga putput lovers. Yun lang ang ano ko lang dito sa bike na to. Yun mga putput lovers, antay ko lang yung may-ari kasi umalis. Inatang kasi namin ang crack. Kasi yung dating nakalagay, estimate ko mga 42 yung crank nito. Ayan. Pinalitan namin ang crank. Ang crank to kasi yung crank nito mga putput lovers, nasa 42 lang ata. Sabi ng mayari, nabibitin daw siya sa patag. Kaya ang ginawa namin, palitan namin ang crank na 48. Ang problema, ayan. Hindi siya po pwede. Nakaangat. Kasi yung kadena niya sobrang nipis. Tingin ko sa kadena na to, ano to? 10 speed. Yung cogs niya, 9 speed. Ayan. Kaya, titingnan natin. Diyan ay may-ari. Oh. Yung mga putput lovers, ang nangyari sa ginawa namin. Ayan. Balik pa rin yung dati niyang crank. Yun talaga yung dati niyang crank. Tapos ang gagawin na lang namin, papalitan daw yung manibela. Kasi carbon yung manibela, may crack na eh.
may crack siya, may crack na siya dun sa nilagyan ng brake. Ito, ito yung nivela niya. Ayan yung crack niya mga kaputut lovers. Ayan, kita nyo ang pinaka-crack ng handlebar niya. Kaya palitan na rin ng may-ari. At i-steam. Ayan. At i-steam niya. Papalitan kasi oversize eh. Ang ilalagay niya na steam standard. Kasi yung handlebar standard ang ilalagay niya. Kaya standard na steam. Update ko na lang kayo mga putput lovers. Yung mga putput lovers, yan. Tapos na. Palitan na namin ng handlebar sa grip stem. Tumaas. Gusto kasi nung mayari mataas siya kaya itinaas namin. Dibagay na siyang spacer. Kasi dating stem niya ay medyo makapal. Yan. Maganda tingnan kasi dati. Mga putput lovers, siguro dito natin tatapusin ang putput vlog. Yeah. Sa mga pumadya ngayon, I'm safe.